Hello guys, welcome back to my class. Guys, I just want to remind you, listen carefully and focus on our lesson so that you have a lot of things to learn. Alright? Guys, before we move on to our new lesson, let us have a short review regarding to our lesson last time. Alright? What is 5S guys? And what exactly is the significance or importance of 5S? 5S guys is designed to decrease waste while optimizing productivity through maintaining an orderly workplace and using visual cues to attain more consistent operational results. 5S guys, also known as the 5 pillars of visual workplace. Ayan. 5S, it refers to 5 steps. Sort, set in order, shine, standardize, and sustain. You know what guys? A well-organized and clean environment enhances work efficiency, minimizes waste, and reduces the risk of accident and other hazards. Furthermore, the proper implementation of 5S ensures a smooth workflow and provides easy access to the materials, tools, and equipment needed in performing the task. In other words, 5S is very important in maintaining the cleanliness and orderliness of our home, of our place. Okay, as I said a while back, 5S also known as the 5 pillars of visual workplace. Okay, the first one, sari or what we called sorting. This can be done by making an inventory of the items available in the workplace. All the items needed to fully and safely perform current job functions are identified, put in its proper place, and all unnecessary items from workplace are removed and disposed. Meaning to say, the first step in the 5S process is sort or sari, guys, which translates to tidiness. Ibig sabihin, yung pagiging malinis. The goal of the sort step is to eliminate clutter and clean up space by removing things that don't belong in the area. The workplace includes all areas or space for where a specific task is to be performed. In housekeeping, it refers to the parts of the house that needs maintenance and keeping. Unnecessary items can be tools, equipment, materials, not useful objects, or anything that is causing clutter. Okay, next, seiton, or what we called systematize, or setting in order. Things are placed in a manner that can be easily located and reached whenever these things are needed. Tools, materials, and equipment are kept in a place where it is frequently used. What does it mean? Seiton, guys, is the second step of the 5S method. It means to set in order or to put everything into its proper place. Ang seiton ay ang pangalawang hakbang ng paraan ng 5S. Nangangahulugan ito na mag-ayos o ilagay ang lahat ng kagamitan sa tamang lugar. Lagi niyong tatandaan, ang mga bagay ay kailangang ilagay sa lugar o paraan na madali itong mahahanap o maaabot sa tuwing kakailanganin ang mga ito. Sa madaling salita, kailangan ang mga kasangkapan, materyales at kagamitan ay ilagay sa lugar kung saan ito madalas gamitin. Okay? Number 3, seiso or what we called sweep or shine. A clean and organized workplace promotes a conducive working environment. It also creates a mood of productivity and efficiency. Preventive maintenance can be undertaken when performing this task. What does it mean? When we say seiso or sweep or shine, it is the third step of the 5S method. It means to make everything shiny clean. It is the only one-time step in the process. Ibig sabihin, ito ang ikatlong hakbang ng 5S. Ibig sabihin ito, gawing malinis ang lahat ng bagay. Ito ay isa sa pinakamahalagang proseso sa pagtatrabaho. Ang malinis at maayos na lugar ay nagbibigay bisa at kahusayan kapag tayo ay nagtatrabaho. Lumilikha ito na magandang kondisyon at maging produktibo sa mga gawain. And number 4, seiketsu or standardize. This is maintaining cleanliness based on the set standard. A consistent practice of the first three pillars of 5S, standardize, is a set of technique of creating a standard by which the household or any establishment may constantly adopt so that organization and cleanliness within the workplace is regularly practiced.
The main purpose of Ikitsu is to standardize the processes used to sort, order, or clean the workplace. The main goal of Ikitsu is to establish procedures and schedules to ensure the repetition of the first 3S practices. Ang ibig sabihin, ito ay pagpapanatili ng kalinisan batay sa itinakdang pamantayan. Ano ang ibig sabihin ng pamantayan? Ito yung alinsunod na kailangan mong gawin. Okay? And number 5, Shitsuke, sustain, self-discipline, and commitment. This is maintaining the standards and keeping the facility, materials, tools, and equipment in good order, safe to use, and the entire work of environment is free from hazards caused by neglect. Self-discipline means doing things spontaneously without being dictated by events or peers. Alright? Now, let us move on to our new lesson. Our new lesson is all about waste management plan. Okay? Waste management, guys, is the collection, transport, processing, and disposal of waste materials that is mainly produced by human activity. And it is generally undertaken to reduce their effect on health, environment, or aesthetics. Waste management, guys, ibig sabihin yan, ito yung pamamahala, pagsasaayos, at pangangalaga sa tamang pagtapon ng basura. Ito ay ang koleksyon, transportasyon, pagpaproseso, at pagtatapon ng mga basura at dumi na siyang pangunahing gawa o dulot ng mga tao at karaniwang ginagawa upang mabawasan ang epekto nito sa kalusugan ng tao, maging sa kapaligiran at sa mga bagay na maaari magsanhi o magdulot ng hindi maganda. Alright? Why is it important, guys? Bakit napakahalaga ng waste management? Because waste management, guys, reduces the effect of waste on the environment, health, and so on. It can also help reuse or recycle resources such as paper, can, glass, and so on and so forth. There is various type of waste management, guys, that include the disposal of solid, liquid, gaseous, or hazardous substances. Katulad ng sinabi ko, guys, napakahalaga ng waste management o ang pagtatapon ng mga basura sa tamang basurahan upang hindi ito magdulot ng hindi maganda sa kalusugan ng mga tao at sa ating kapaligiran. Sa pamamagitan ng waste management plan, makakatulong din ito upang muli nating magamit at ma-recycle ang mga bagay na maaari pa natin gamitin. Katulad ng papel, plastic, lata, metal, at marami pang iba. Sa ganitong pamamaraan, mahihiwalay din natin ang mga basura o bagay na mapanganib na maaari magdulot ng hindi maganda sa atin. Alright? Now, the question is, how does waste management help the people and environment? Proper waste removal helps improve air and water quality as well as reduces greenhouse gas emissions, guys. It helps in minimizing the extraction of resources along with reducing pollution and energy consumption which is associated with manufacturing new materials. Ibig sabihin, ang wastong pagtatapon ng basura ay nakakatulong upang mapabuti ang kapaligiran, ang hangin at ang tubig, at pati na rin ang pagbabawas ng greenhouse gas emissions. Alright? Guys, ang greenhouse gas emissions na mula sa mga aktibidad o gawain ng tao ay nagpapalakas at nagdudulot sa greenhouse effect na nagiging sanhi ng pagbabago ng klima. Now, what are the main causes of climate change? Ano nga ba ang dahilan kung bakit nagbabago ang klima? The main cause of climate change is burning fossil fuels such as oil, gas, and coal. When burned, fossil fuels release carbon dioxide into the air, causing the planet to heat up. Guys, alam nyo ba na ang pangunahing sanhi ng pagbabago ng ating klima ay ang pagsunog ng mga fossil fuel, tulad ng langis, gas, at carbon. Kapag nasunog ang mga ito, ang mga fossil fuel ay naglalabas ng carbon dioxide sa hangin na nagiging sanhi ng pag-init ng ating planeta. Alright? Kaya napakalaga ng waste management, guys. Next, waste management. Waste management is very crucial, especially in this world threatened by global warming. That is why managing and disposing of waste
in the right place and proper care of it is very important, guys. Because when we don't do this, guys, the world or our planet is in danger of global warming, which can cause widespread destruction or harm on every human being. Guys, ang ibig kong sabihin, ang pamamahala at pagtatapon ng basura sa tamang basurahan at tamang pangangalaga dito ay napakahalaga. Dahil kapag hindi natin ito ginawa, ang mundo o ang ating planeta ay manganganib sa global warming na maaaring magdulot ng kapahamakan sa bawat tao. Okay? Now, what is global warming? Global warming, guys, causes climate change, which poses a serious threat to life on Earth in the forms of widespread flooding and extreme weather. Now, global warming, guys, ito yung pag-init ng mundo. The excess heat in the atmosphere has caused the average global temperature to rise over time, otherwise known as global warming. Sa madaling salita, ang global warming ay nagdudulot ng pagbabago ng klima na nagdudulot ng malubhang banta sa mundo na sanhi ng malawakang pagbaha at matinding panahon. Kaya naman, pangalagaan natin ang ating kapaligiran at ang ating kalikasan, guys. At huwag gumawa ng mga bagay na makasisira sa ating mundo o sa ating planeta. Alright? Always remember that, guys. Next, poor waste management result to the formation of methane gas which contributes to the Earth's greenhouse gases. Ayan. Ibig sabihin, ang hindi magandang pamamahala ng mga basura ay nagre-resulta o nagdudulot ng methane gas. Ano nga ba ang methane gas na nagsasanhi ng greenhouse gases sa ating daigdig? Now, ano nga ba ang methane gas at bakit nakakaapekto ito sa kalusugan ng tao at sa ating mundo? Guys, methane is a colorless, odorless, and highly flammable gas. It is composed of carbon and hydrogen. It's also potent greenhouse gas, meaning it affects climate change by contributing to increased warming, according to the U.S. Environmental Protection Agency. Ibig sabihin, guys, ang methane gas ay walang kulay, walang amoy, at ito ay nasusunog. Ito ay binubuo ng carbon at hydrogen. According to studies, guys, ayon sa U.S. Environmental Protection Agency, ito ay nakakaapekto sa pagbabago ng klima, na siyang isa sa mga dahilan na nagsasanhi kung bakit tumataas o umiinit ang ating mundo. You know what, guys? High levels of methane can reduce the amount of oxygen breath from the air. This can result in mood changes, slurred speech, vision problems, memory loss, vomiting, facial flushing, and headache. In severe cases, there may be changes in breathing and heart rate, balance problems, numbness, and unconsciousness. Ang ibig kong sabihin, guys, maaaring mabawasan ang dami ng oxygen na ating nalalanghap mula sa hangin kung mataas ang antas na idinudulot ng methane gas sa ating mundo. Maaari itong magresulta sa mga pagbabago ng ating mood, malabo na pagsasalita, problema sa paningin, pagkawala ng memorya, pagsusuka, pamumula ng mukha, at sakit ng ulo. Kapag lumala ito, guys, maaari ito magdulot ng pagbabago sa ating paghinga at tibok ng puso, pamamanhid, kawalan ng malay, at marami pang iba. Okay? Next, solid waste. Solid waste refer to all discarded household, commercial waste, street sweepings, construction debris, agricultural waste, and other non-hazardous or non-toxic waste. When we say solid waste management, guys, the management of solid waste can include source reduction, recycling, storage, collection, transportation, processing, and disposal solid material that is discarded because it has served its purpose or it is no longer useful. Examples of solid waste facilities include landfills, composting sites, transfer stations, incinerators, and processing facilities. Guys, ang pamamahala ng solid waste ay ang pagkokolekta, pagrecycle, pagbabawas, pag-iimbak, transportasyon, pagpoproseso, at pagtatapon ng mga bagay, material, o basura na nagamit na o hindi nakapakipakinabang. Now, bakit napakahalaga ng waste management? Having a proper waste management can result in the availability
of valuable materials to reuse. Alright? Reducing, reusing, and recycling your waste is important for the environment. But it can also be profitable, guys. It decreases the amount of waste for disposal, saves space in landfills, and conserves natural resources. Guys, napakahalaga ng tamang pamamahala sa mga basura. Dahil ang pagkakaroon ng wastong pangasiwa o pamamahala ng mga basura ay maaaring magresulta sa pagkakaroon ng mahalagang materyales upang muling magamit ang mga ito. Ang pagbabawas, muling paggamit at pag-recycle ng mga basura ay mahalaga para sa kapaligiran. Kapag ginawa natin ito, yung tinatawag nating reduce, reuse, at recycle, maaari tayong makagawa ng panibagong bagay, produkto o kagamitan. At maaari din tayong kumita ng pera sa ganitong paraan. Okay? Nakakatulong din ito upang mabawasan ang dami ng basura sa pagtatapon at espasyo sa landfill kung saan itinatapon ang mga basura at makakatipid sa likas na yaman. Kaya naman, panatilihin natin ang tamang pamamaraan sa pangasiwa at pamamahala ng ating mga basura. Alright? Always remember that, guys. Next, waste management plan. Okay, we have the 3 R's. The reduce, reuse, and recycle. These 3 R's help to cut down on the amount of waste we throw away. Ibig sabihin, ang pangunahing layunin ng 3 R's ay tinutulungan niyang mabawasan ang dami ng basura na ating itinatapon. Okay? The 3 R's, reduce, reuse, and recycle. These 3 R's are the best way to make a positive impact on our environment. It is important to put this into practice. As landfill space is quickly running out, the plastic pollution in our oceans are increasing, and our environment is deteriorating at a faster pace. Guys, alam naman nating lahat na mabilis na nauubos ang landfill space, yung lugar kung saan itinatapon yung mga kalat o mga basura ng tao. Tumataas ang pollution ng mga plastic o mga dumi at kalat sa karagatan at sa mga ilog, at mabilis na lumalala ang ating kapaligiran at ang ating kalikasan dahil sa kapabayaan ng mga tao. Kaya naman, ang reduce, reuse, at recycle, ang tatlong ito ang pinakamahusay at pinakamagandang paraan upang magkaroon ng positibong epekto ang ating kapaligiran at ang ating kalikasan. Magagamit natin ito upang mapangasiwaan natin ang mga basura na ating itinatapon. Alright? Ang pag-recycle at muling paggamit ng mga material at mga bagay tulad ng mga papel, gulong, plastic at marami pang iba ay pinagbubukod-bukod, kinokolekta at pinoproseso. Pagkatapos ay ginagawa bilang panibagong produkto. Sa ganitong paraan, makakatulong ito sa mga tao at sa ating kalikasan. Okay? Next, the 3R concepts. The 3R concepts, the waste hierarchy, refers to the 3R or 4 R's, reduce, reuse, and recycle. And recover. The waste hierarchy aims to extract the maximum practical benefits from the products and to generate a minimum amount of waste. The goal of the 3 R's is to prevent waste and conserve natural resources. Guys, ang layunin ng 3 R's ay maiwasan ang pag-aaksaya o pagtatapon ng basura at para mapangalagaan ang mga likas na yaman. Guys, based on the Article 4 of the directive, it introduced a highly influential notion of waste hierarchy, which has established an order of preference for actions in sustainable waste management in order to minimize the amount of waste generated and to improve overall waste management process. Ang ibig kong sabihin, guys, base sa Artikulo 4 ng direktiba, ito ay nagtatag ng isang mahusay na pagkakasunod-sunod ng kagustuhan kung paano mapapanatili ang magandang pamamahala ng mga basura. Upang mabawasan ang dami ng basura at upang mapabuti ang pangkalahatang proseso ng pamamahala ng basura ay itinatag ang 3 R's. Ang reduce, reuse, and recycle. Now, what is the first priority in the waste management hierarchy? The main priority in the waste management hierarchy, guys, is prevention. Because prevention is the highest priority on the waste hierarchy. And
It is the first step to reducing one's waste. To prevent waste, it is important to understand and rethink how items are manufactured, packaged, recycled, and disposed of in order to prevent the greatest amount of waste from being created. Isa sa mga prioridad na ipinatupad sa waste hierarchy ay ang pag-iwas o iwasan. Iwasan ang masyadong pagtatapon ng maraming basura. Upang maiwasan pag-aaksaya o labis na pagtatapon ng basura ay mahalaga maunawaan at pag-isipang maigi kung paano ginagawa, ibinabalot, nire-recycle at itinatapon ang mga bagay upang maiwasang maglikha o magdulot na maraming basura. Okay? Lagi niyong tatandaan yan, guys. Next, source reduction. When we say source reduction, it involves effort to minimize harmful waste and materials by modifying industrial production. Source reduction methods include changes in manufacturing technology, raw materials, input, and product formulation. Source reduction, guys, ibig sabihin, pagbabawas ng basura kung saan ito nagmumula. Sa madaling salita, kailangan nating piliin o pagbukod-bukurin ang mga basura base kung mapapakinabangan pa ba ito o hindi na. Source reduction, guys, also known as waste prevention or pollution prevention. It is the elimination of waste before it is created. It involves the design, manufacture, purchase, or use of materials and products to reduce the amount or toxicity of what is thrown away. Ayan. Source reduction, guys. Ito yung pagbabawas o pag-iwas sa labis na pagtatapon ng basura na maaaring magdulot ng hindi maganda sa tao at sa kalikasan. Upang magawa natin ang bagay nito, maaari natin disenyuhan, gawin, bilhin, o gamitin ang mga materyales o produkto na mayroon pang saysay upang mabawasan ang dami ng basura na ating itinatapon. Okay? Next. The first one, reduce. The best way to manage waste is to avoid creating and producing it. Buy only what is needed and use all of what is bought. Ibig sabihin ng reduce, bawasan o magbawas. Alam nyo guys, ang pinakamagandang paraan upang mapangasiwaan ang basura ay iwasan ang paglikha at paggawa nito. Sa papaanong paraan, bilhin lamang ang mga kailangan at gamitin lahat ang mga ito. We should not buy things that we will not use and we will just throw them away. With this behavior, guys, we are not helping to manage proper waste reduction nor helping the environment. Guys, ang ibig kong sabihin, huwag tayong bibili ng mga bagay na hindi rin naman natin gagamitin at itatapon lang din naman natin ito. Sa ganitong pag-uugali, hindi tayo nakakatulong para mapangasiwaan ang tamang pagbabawas ng basura at hindi rin tayo nakakatulong sa kalikasan. You know what, guys? There are lots of waste around us that we fail to recognize, neglect, or just take for granted. There are things and processes that were considered necessary. But by evaluating the process, we will realize that these things are not essential at all. It is important to identify these forms of waste in order to maximize the use of the family and household resources. Guys, maraming basura sa ating paligid na hindi naman natin napapansin, napapabayaan, o binabaliwala lang. May mga bagay, guys, na itunuturing natin na kailangan pa. Ngunit sa pamamagitan ng pagsusuri, malalaman natin ang mga bagay na ito ay hindi na pala ganoon kahalaga. Kaya naman, mahalagang matukoy ang mga uri ng basurang ito upang malaman natin kung mapapakinabangan pa ba ito o magagamit pa ba o hindi na. Lagi natin tatandaan na matuto tayong magbawas ng mga bagay o basura na ating itinatapon. Okay? Now, paano nga ba mag-reduce ng waste, guys? Halimbawa, kapag mamamalengki ka, sa halip na gumamit ka ng plastic bag, maaari ka nalang gumamit ng reusable bag upang nang sa ganon, ma-reduce yung waste na itatapon mo sa basura. Dahil kapag gumamit ka ng mga plastic bag, itatapon mo rin ito. Paano kung araw-araw mong ginagawa ito? Sa ganitong paraan, dadami ang basura na iyong itatapon. At kapag tumagal ang ganitong gawain, magdudulot ito ng hindi maganda sa atin at sa ating kalikasan. Alright? Always remember that, guys. Now,
we have certain benefits in reducing the amount of waste. These are the benefits of reducing waste, guys, to people and to the environment. The first one, waste reduction cuts down direct and hidden cost. Reducing waste can reduce our cost, guys. In other words, buy only what is necessary. Buy only the things we need and don't buy the things we don't need. In that way, we will reduce the waste we throw away and we will save on our expenses. Ang ibig kong sabihin, guys, ang pagbabawas ng basura ay maaaring makabawas sa ating gastusin. Sa madaling salita, bilhin lamang ang mga bagay na ating kailangan at huwag bumili ng mga bagay na hindi naman natin kailangan at mapapakinabangan. Sa ganitong paraan, marireduce ang mga basura na ating itatapon at makakatibid tayo sa ating gastusin. Okay? Enhances efficiency, speed, and quality of work performance. Meaning, we become better. We become faster in our work because we reduce or minimize the clutter or waste in our area. In that way, our work becomes effective. Ibig sabihin, guys, nagiging mahusay tayo. Nagiging mabilis tayo sa ating trabaho sapagkat nababawasan o nami-minimize yung kalat o basura sa ating lugar. Sa ganitong paraan, nagiging mabisa ang ating pagtatrabaho. Alright? Always remember that, guys. Number 3, promotes creativity and resourcefulness. In that way, you become creative and resourceful. Because instead of throwing away waste that is still useful, we can use it for something else. We just have to be resourceful, guys, so that we can do these things. Alright? Sa ganitong paraan, nagiging malikhain tayo at resourceful tayo, guys. Sapagkat sa halip na itapon natin yung mga basura na mayroong pangpakinabang, maaari natin itong gamitin sa iba pang bagay. Basta maging maparaan lang tayo upang magawa natin ang mga bagay nito. Okay? Next, it improves health and well-being of the family. If you know how to reduce waste, guys, it will be good for our health. It will not cause harm to us and to environment because we minimize the waste we throw in the trash can or in the landfill. Kung marunong tayong mag-reduce ng waste, makakabuti ito sa ating kalusugan. Hindi ito magdudulot ng hindi maganda sa atin at sa ating kalikasan dahil nami-minimize natin ang mga basura na ating itinatapon sa basura. Okay? And last one, create a visually clean, organized, and attractive surrounding. By reducing clutter and waste, guys, we can maintain cleanliness and orderliness in our surroundings. And it will bring good to people and to our environment. Guys, sa pamamagitan ng pagre-reduce ng mga kalat o mga basura, mapapanatili natin ang kaayusan at kalinisan sa ating kapaligiran. Alright? At magsasanhi o magdudulot ito ng mabuti sa tao at sa ating kalikasan. Alright? Always remember that, guys. Next, reused. It makes economic and environmental sense to reuse products. Reuse items. Use them over and over until they are completely worn out. Ano nga ba yung mga bagay na pwede nating gamitin ng paulit-ulit? Yung mga glass bottles, jars, papers, plastic bags, scrap paper, newspaper, at marami pang iba. Yan yung mga bagay, mga materyales na maaari nating gamitin ng paulit-ulit. Okay? Nang sa ganon, mabawasan yung kalat na ating itinatapon. Okay? Reusing, guys, it involves the repeated use of items or parts of items which still have usable aspects. It means using of the object or material again and again for the same purpose or for different purpose without altering the form of the product. Ibig sabihin, guys, ito yung mga bagay na maaari mo pang gamitin ng paulit-ulit at mayroon pang pakinabang at maitutulong sa ibang paraan. So, why is it important that we reuse old materials or turn them into something else? Reusing has numerous environmental benefits, guys. It helps to save energy, limits pollution, conserve natural resources, and also reduces greenhouse gases emission. Bakit mahalaga ang reuse? Yung paggamit ng paulit-ulit ng mga product, yung mga bagay, yung mga materyales na maaari pa natin gamitin, sapagkat marami itong benepisyo sa ating kapaligiran.
Ginagamit natin ng paulit-ulit yung mga bagay na mayroon pang pakinabang o halaga sapagkat marami itong benepisyo sa ating kapaligiran at sa ating kalikasan. Nakakatulong ito guys upang makatipid ng enerhiya at lakas. Nililimitahan nito ang polusyon, nakakatipid sa likas na yaman, at nakakabawas din sa pagkakaroon ng greenhouse gases na maaaring magdulot ng hindi maganda. Alright, next. We also have benefits of reusing, guys, no? The first one, reduces greenhouse gas emissions that contribute to climate change. Guys, when we repeatedly use things that still have benefits, it reduces the greenhouse gas emissions that cause our climate change. So, let us practice and keep working on this thing, guys. Kapag ginagamit natin ang paulit-ulit yung mga bagay na mayroon pang pakinabang, nakakabawas ito sa greenhouse gas emission na nagdudulot sa pagbabago ng ating klima. Kaya naman, ugaliin at panatilihin natin ang paggawa sa bagay na ito. Okay? Number 2, prevents pollution caused by reducing the need to harvest new raw materials. Guys, when we repeatedly use things that still have benefits or value, it reduces bad pollution, which leads to a reduction in the raw materials that we can obtain or utilize. Kapag ginagamit natin ang paulit-ulit yung mga bagay na mayroon pang pakinabang o halaga, nakakabawas ito ng hindi magandang pollution na nagdudulot sa pagkabawas ng mga hilaw na materyales na maaari nating makuha o mapakinabangan. Ito yung mga likas na yaman na maaari nating makuha. Okay? Number 3, saves energy. And another benefit that we can get is that we can save energy, guys. Because we will no longer buy or make another product or thing that we will use. Guys, isa pa sa mga benepisyo na maaari nating makuha ay makakatipid tayo ng enerhiya. Sapagkat hindi na tayo bibili o gagawa ng panibagong produkto o bagay na ating gagamitin. Alright? Number 4, reduces greenhouse gas emissions that contribute to global warming. Guys, another thing that we can do when we repeatedly use things that still have benefits or value, it reduces the greenhouse gas emissions that cause global warming. Guys, isa pa sa mga benepisyo na maaari natin makuha kapag paulit-ulit natin ginagamit ang mga bagay na mayroon pang pakinabang o halaga, nakakabawas ito ng greenhouse gas emission na nagdudulot ng global warming na nagdudulot din ng hindi maganda sa atin. Okay? Kaya patuloy lang natin gamitin yung mga bagay na mayroon pang pakinabang upang maiwasan yung sobra o labis na pagtatapo ng basura. Okay? Number 5, helps sustain the environment for future generations. Guys, when we maintain this attitude in maintaining cleanliness and orderliness in our environment and managing our waste, it will help future generations. Kapag napanatili natin ang ganitong pag-uugali, guys, yung pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan ng ating kapaligiran at pangangasiwa sa ating mga basura, makakatulong ito sa mga susunod pang henerasyon. Okay? Always remember that, guys. Next, recycle. Ayan. Recycling is the process of collecting and processing materials that would otherwise be thrown away as trash and turning them into new products. Recycling can benefit your community and the environment. Ano nga ba yung mga bagay na pwede nating i-recycle? Yung mga papel, glass, metal, plastic, and many more. Marami tayong bagay na pwedeng i-recycle na gawin ng panibagong produkto. Alright? Ang pag-recycle ay ang proseso ng pagkolekta at pagproseso ng mga materyales na kung saan na kung hindi man itatapon bilang basura ay gagawin bilang bagong produkto. Ang pag-recycle, guys, ay maraming benepisyo na maaaring makatulong sa atin at sa ating kapaligiran. Okay? Recycling, guys, is making use of discarded materials into new products to prevent waste of potentially useful materials. Reduce the utilization of fresh raw materials, energy usage,
air pollution from incinerators, and water pollution from landfill by cutting down the need for waste disposal. Guys, recycling lowers greenhouse emission because it helps eliminate buildup of garbage. Recycling is a creation of something new out of discarded materials. And recycling is the reuse of materials to produce something new and functional. Ang pagre-recycle, guys, ay ang muling paggamit ng mga itinapon na bagay o materyales na mayroon pang pakinabang at maaari pang gawin ng mga bagong produkto upang maiwasan pag-aaksaya o ang pagtatapon ng labis na mga basura. Kailangan natin panatilihin o kailangan natin gawin itong bagay na ito. Sa madaling salita, ito ang paglikha ng mga bagong produkto o bagay na maaari natin mapakinabangan o magamit. Okay? You know what, guys? Recycling can be a source of livelihood or serve as additional subsistence by way of selling recycled products. The saying, may pera sa basura. Ito yung palagi nating sinasabi na may pera sa basura. Okay? Holds true anyone who has the creativity, resourcefulness, rich imagination, and entrepreneurial skills to convert household refuse into something useful and functional. Alam nyo, guys, ang pagre-recycle ay maaari nating gawin o magsilbing kabuhayan o karagdagang kabuhayan sa pamamagitan ng pagbebenta o paggawa ng mga recycled products. Kaya nga katulad ng mga sinasabi ng karamihan, no, may pera sa basura. Kung malikhain ka, may pamamaraan at kasanayan sa paggawa ng ganitong bagay, maaari itong makatulong sa iyo at sa kalikasan. Alright, always remember that, guys. Now, we have two kinds of recycling. We have internal and external recycling. The first one, internal recycling. It is the reuse of materials by applying a process. Example of this, guys, is the recycling of cans, bottles, bamboo, and many more. They can be recycled by putting new color and design to make it more beautiful and attractive. Ito yung mga halimbawa ng internal recycling, guys. Yung mga bote, yung mga lata, kawayan, at marami pang iba. Maaari mo itong lagyan ng kulay o pintura at disenyo para mas maging maganda at kaakit-akit ang mga ito. Ito yung mga tinatawag nating internal recycling, guys. Another example, guys, no, is the recycling of a stained shirt. It can also be recycled by putting new color and design by way of fabric dyeing or tie dyeing. Okay? At marami pang iba. Next one, external recycling. It is the reclaiming of a product that has been worn out through use. Example of this, guys, is converting old functional refrigerator as a storage cabinet. Old twin-tub washing machine can be functional by converting it as clothes sorter or waste segregator. Ayan. Everything is possible, guys, with recycling if you will not limit your imagination. Guys, marami tayong pwedeng gawin at magawa na produkto kung magiging malikhain lang tayo. Walang imposible doon, guys. Basta matuto lang tayo na gamitin ang mga bagay sa tamang pamamaraan. Lagi natin tatandaan yan, guys. Okay? Next, we have materials that could be recycled. These are the materials that can be recycled and made into a new product. We have paper, cardboard and cartoon, wood scraps, metals, plastic containers, wooden containers, glass container, tires, electrical components, textiles, plastic sheets, buttons, ribbons, shells, magazines, strings and straws, newspapers, plastic and aluminum cans, food waste, animal waste, and many more. These are the materials that could be recycled and made into a new product. Alright? Next, we have also benefits of recycling. The first one, recycling reduces the need to dump household waste into the landfill or incinerators. Recycling, guys, help to reduce waste being dumped in landfill or incinerator. Landfill or incinerator, guys, this is the place where all accumulated garbage is dumped. This is the big pit or place where all the garbage is dumped. Guys, upang mabawasan ang mga basura na itinatapon sa landfill or incinerator,
kailangan natin mag-recycle ng mga bagay na maaaring makatulong sa atin at sa ating kapaligiran. Landfill or incinerator, guys, ito yung lugar kung saan itinatapon lahat ng mga basurang naipon. Ito yung malaking hukay o malawak na hukay o lugar kung saan itinatapon lahat ng basura. Alright? Next. Recycle helps prevent pollution caused by manufacturing products from virgin materials. Guys, making or manufacturing products, especially in factories, is bad for the health, climate, or our environment. So, to avoid this, we need to recycle things or materials that still have benefits. In that way, we can avoid overproduction of products. Guys, ang paggawa o pagmamanufacture ng mga produkto, lalo na sa mga pabrika, ay nagdudulot ng hindi maganda sa klima, sa ating kalusugan, at sa ating kalikasan. Kaya naman para maiwasan natin ito, kailangan natin i-recycle ang mga bagay o materyales na mayroon pang pakinabang. Sa ganitong paraan, makakaiwas tayo sa overproduction ng mga produkto. Okay? Always remember that, guys. Number 3, recycling reduces the emission of greenhouse gases that contribute to climate change. Guys, as I said a while back, when we recycle things that still have benefits or value, it reduces the greenhouse gas emissions that cause our climate change. So let us practice and keep working on these things. Kapag ni-recycle natin ang mga bagay na mayroon pang pakinabang o halaga, makakabawas ito sa greenhouse gas emission na nagdudulot sa pagbabago ng ating klima. Kaya naman, ugaliin at panatilihin natin ang paggawa sa bagay na ito. Okay? Number 4, recycling saves energy and family resources. Another benefit that we can get when we recycle things is that we can save energy, guys. Because we will no longer buy or make another product or thing that we will use. Guys, katulad ng sinabi ko kanina, isa pa sa mga benepisyo na maaari natin makuha kapag ni-recycle natin ang mga bagay na mayroon pang halaga, ay makakatibid tayo ng enerhiya sapagkat hindi na tayo bibili o gagawa ng panibagong produkto o bagay na ating gagamitin. Okay? Always remember that, guys. Number 5, recycling conserves natural resources. In addition to the benefits of recycling, guys, we save natural resources because when we recycle things or materials, we no longer take natural resources to make or produce a new product. Isa pa sa mga benepisyo ng pagre-recycle, guys, ay nakakatipid tayo ng likas na yaman. Sapagkat kapag nagre-recycle tayo ng mga bagay o materyales, hindi na tayo kumukuha ng likas na yaman upang makagawa o makabuo ng panibagong produkto. Sa ganong paraan, nako-conserve yung ating natural resources. Okay, lagi natin tatandaan yan, guys. Number 6, recycling helps sustain the environment for future generations. When we maintain this attitude, guys, katulad ng paulit-ulit kong sinasabi, in reducing, reusing, and recycling things in our environment and managing our waste, it will help future generations. Kapag napanatili natin ang ganitong pag-uugali sa pagpapanatili ng kalinisan ng ating kapaligiran at tamang pangangasiwa ng ating mga basura, makakatulong ito sa mga susunod pang henerasyon. Okay? Lagi natin tatandaan yan, guys. And last one, recycling promotes productivity. It converts useless items into something useful and functional. Another of the main reasons why we recycle, guys, is so that we can make new products using things we think have no benefit or value. In that way, we become productive because we have done something for ourselves and for our nature. Alright? Isa sa mga pangunahing dahilan kaya tayo nagre-recycle ay para makagawa tayo ng panibagong produkto gamit ang mga bagay na akala natin ay wala ng saysay. Okay? Sa ganitong paraan, nagiging produktibo tayo sapagkat mayroon tayong nagagawa para sa ating sarili at para sa ating kalikasan. Okay? Kaya naman, everyday natin panatilihin, gawin ang 3 R's, ang reduce, reuse, and recycle. Makakatulong ito, guys, upang mapanatili natin ang magandang kapaligiran at kalikasan. Okay? And here ends our lesson about waste management. Thank you for listening, guys. Thank you for your time. Good day and
God bless you all.